prehensile rupture stress na. So, to do that, yung ating second mode of failure, it is our tensile rupture stress. So, kailangan din natin siyang i-check doon sa ating LRFD at kailangan din natin siyang i-check doon sa ating ASD. So, ano ba yung equation na gagamitin natin? So, alam naman natin na yung gross area, it is simply equal to area ng net plus yung ating area of holes. Wherein, makikita naman natin dito sa ating equation, area net plus yung area of holes. So, therefore, yung area net daw pala natin ay yung ating ultimate load all over dun sa phi. So, Fy pa ba yung gagamitin? So, kung net yung gagamitin, wag natin kakalimutan na ultimate stress na po yung gagamitin. So, sila lagi yung magka-partner, no? So, kung area net, ultimate stress lagi. And then, yung ating shear lag factor, plus finally, we can add yung ating area of hole. So, therefore, yung ating PU, pwede na nating i-input yung ating mga alam na values. So, PU natin, ayun, yung ating factored loads. So, 2,800 kilonewtons. All over doon sa ating phi. Ano ba yung phi natin? So, ayan. 0.9 pa rin ba siya? So, hindi na, no? Kasi siya na ay tensile rupture stress. So, napunit na yung ating steel section. So, 0.75 na yung ating reduction load factor na gagamitin, no? So, 0.75 multiply dun sa Fy pa ba? So, hindi na, no? Ultimate na yung gagamitin, which is ultimate ng A558 is 483 MPa. 483 MPa. And then, yung ating MPa, siya ay in Newton per millimeter squared. So, yung kilonewton, huwag kakalimutang i-convert sa Newton. So, sa isang kilonewton, mayroon tayong 1,000 Newton, no? So, kompleto na ba yung ating area net? Ito yung ating area net. Ito yung ating area net. Ito yung ating area net. So, kompleto na ba yan? So, hindi pa, no? So, bakit po? Ano po yung kulang? Ako yung may kulang. Joke lang. So, yung pagkukulang natin, okay, yung letter U natin, no? Which is yung ating shear lag factor. So, going back to our table, ano kaya yung gagawin natin, no? So, complicated at madugo. Pero, wag natin kakalimutan dun sa case number 1, yung all tension members daw natin, di ba? Kapag ka, lahat ng ating elements ay connected, so, yung shear lag factor natin ay 1.0. So, ano po bang ulit ibig sabihin kapag connected lahat ng elements? So, let's use this example, no? So, for example, dito sa una nating figure, so, meron tayong isang element. So, yung isang element na yan, kapag connected din ng isang bolt or fastener, so, therefore, yung ating shear lag factor would be equal to 1, no? Kung isang element, isang bolt, case 1 tayo. So, kung ilang element, ilan yung bolt, dun tayo sa case 1. For example, dito sa second figure natin, ilang element ba yan? 1, 2, 3. So, kung yung tatlong element natin ay mayroong ding tatlong bolt, so, therefore, case 1 ulit tayo, no? So, katulad dito sa ating last figure, ilang element ba yan? 1, 2, 3, 4, 5. So, kung meron tayong limang element at meron din tayong limang bolts, so, kung connected lahat ng ating element, so, therefore, nandito tayo sa case 1, yung tension load natin would be transmitted directly to each other. So, therefore, our shear lag factor would be equal to 1. So, ngayon, yung pagkukulang natin kanina, so, 1 lang pala yung sagot, no? Nag-iisa lang. So, dun sa shear lag factor natin, so, 1 lang yung pipiliin natin. Plus, huwag kakalimutan yung ating area of holes. Paano ba bilangin ang area of holes? So, yung area of holes natin, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, mayroon tayong 6 na area of holes. Tapos, ibumultiply lang natin sila sa ating effective diameter multiplied sa ating thickness of flange. Kaya lang, may thickness of flange na ba tayo? May section na ba tayo?
So, wala pa tayong section. So, wala pa tayong area of focus. So, hindi pa tayo makakapag-solve ng gross area with respect to tensile rupture stress. So, ano na po yung gagawin natin? So, bago tayo makapag-proceed dito sa ating tensile rupture stress, so, dapat pala makapili muna tayo ng section gamit yung ating cross-sectional yielding. No? So, ngayon sa cross-sectional yielding, ano yung pipiliin natin? Yung maliit or yung malaki? So, syempre, yung malaki yung pipiliin natin dahil yung mas malaking area would resist more tensile forces. No? So, ngayon, try natin 9681.1594. Hanapin natin yan sa ating AISC database. So, dito sa ating AISC database, ang inahanap natin ay W16 na section. So, yun na solve nating area, around 9,681. No? So, ngayon, ang kailangan nating area ay mas malaki diyan. So, tignan natin dito sa ating area ng mm². Okay. So, 9,600 or 100, mas maliit pa. So, ang kailangan nating area, yung mas malaki syempre, which is yung 10,800. So, maaari mo bang ituro sa akin kung nasan yung mas malaking area? Okay, tama, no? So, ito yung gagamitin natin. And then, maaari mo bang ituro din sa akin kung ano yung tamang AISC manual label? Okay, so W16 by 15 yung gagamitin natin, no? So, ngayon, kailangan natin kunin yung kanyang depth, yung width ng flange, yung thickness ng flange, thickness ng web. Pwede rin yung RX and RY kung sinisipag ka. Although, ang kailangan lang naman muna nating i-check is yung ating area, no? Para ma-solve natin yung area of hole. So, we need the following dimensions, lalong-lalo na itong thickness ng flange at thickness ng web to solve for our area of holes.